Magandang araw sa lahat ng inyong mga solid HTV positive na listeners. Ako pong muli si Meg at ito na po yung ikatlong kwentong aking ibabahagi. Sana po ay maibigan muli ng inyong mga tigapakinig, Sir Red. Mahigit 20 taon na rin pong nagtatrabaho si Papa sa isang kilalang gas company sa Maynila bilang isang technician, at dahil sa trabahong ito, naging parte na po ng kanyang buhay ang pagtungo sa mga business establishments katulad ng mga mall at restaurant upang ma-check ang kanilang mga stoves at ang mga gas lines upang makasigurado na walang leak. Isang motorsiklo lamang po ang gamit niya sa kada biyahe niya to and from their office. Siyempre, hindi po maiiwasan na talagang siya ay mainitan ng husto at kung minsan pa nga ay maulanan sa biyahe. Ito po yung nakikita namin na naging dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng sakit. Pagtuntong po niya ng 59 years old taong 2019, doon na po namin napapansin na tila hindi po bumubuti ang kalagayan ni Papa. Parang sa pagdaan po ng mga oras at araw ay lumalala ito at tila ba sinisingil na siya ng kanyang pang-aabuso sa katawan noon. Kaya kinausap ko na po siya na kung pwede ay magretiro na siya sa kanyang trabaho sapagkat pagsapit naman ng Disyembre ng parehong taon ay 60 years old na siya, which is a retirement age naman na kumbaga. Bagay na noong una ay hindi po sinang-ayunan ng aking ama. Pero dahil sa mga serye ng pakikipag-usap at pangungumbinsi namin, sa huli ay napapayag din namin siya ng mga kapatid ko. Na mga panahon na iyon, Sir Red, ay pabalik-balik at tila ba nagpapaulit-ulit yung sama ng pakiramdam niya. To the point na nagre-reklamo na siyang nahihirapan na rin siyang huminga. Hanggang sa sumapit nga po ang January 2, 2020, mas lalo po niyang idinadaing ang hirap sa paghinga. Kaya kinausap ako ng isa sa mga kapatid ko na kung maaari ay kumbinsihin at tawagan ko si Papa upang nang sa ganun ay magpadala na siya sa ospital. Sabi ng kapatid ko, kung sila-sila lamang daw kasi ang makikipag-usap kay Papa, ay tiyak hindi daw ito papayag. So sa araw na iyon, bandang 1 AM dito sa Saudi, habang 6 AM naman sa Pilipinas, ay tinawagan ko po talaga si Papa. Nakiusap talaga ako na magpadala na siya sa hospital upang masuri siya at malaman kung ano nga ba ang pinagmumulan ng sakit niya. Kalaunan, pumayag naman si Papa. Nagpa-admit nga siya sa ospital. Umiiyak ako noon habang kinakausap po siya dahil sa hindi ko po maintindihan yung pakiramdam ko. Naghahalo-halo na yung labis na pag-aalala at yung takot ko na baka parang anytime ay iiwan na kami at mawawala na siya ng tuluyan. Mahigit isang linggo po siyang na-admit sa ospital hanggang sa mailabas po siya. Ngunit ito naman ang pagputok ng bulkang Taal sa aming lugar. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga sa pandemya at nanatili talaga si Papa sa loob ng bahay. Hanggang sa sumapit ang buwan ng Hunyo ng parehong taon, muli ay nahihirapan na namang huminga si Papa. Agad ay sinugod na naman siya sa ospital at nanatili siya ng mahigit isang buwan doon dahil napag-alaman na meron na pala siyang tubig sa baga. Yun ang naging sanhi kung bakit marami na rin na-diagnose na komplikasyon. Pero bago matapos ang July ay nakauwi na ulit siya at sobrang excited pa nga siya noon sapagkat namimiss na daw niya si Mama at maging ang kanyang mga makukulit na apo. Nung una, akala namin ay magiging mabuti na ang kalagayan niya sapagkat nakikita naman talaga namin ang development. Tuwang-tuwa pa nga ako
sa tuwing tinitignan ko nga siya sa pamamagitan ng video call na nakakalaro na nga siya ulit ng Clash of Clans. Pagsapit ng huling linggo ng Agosto, nag-video call sa group chat namin ang mga kapatid ko. Yung isang utol ko ang nakita ko nung una, at doon ay bumungad sa akin ang isang masakit at talagang hindi ko nagugustuhan na tanawin. Kitang-kita ko na si Papa ay naghahabol na naman ng hininga. Hindi ko natagalan ang video call namin, kung kaya't in-off ko ito agad dahil nararamdaman ko yung labis na sakit sa parte ko dahil hindi ko man lang mahagod yung likod ni Papa sapagkat wala po ako doon. Nasa malayong lugar ako, nasa iba yung dagat. Hindi ko magawa ng paraan na makauwi agad sapagkat na mga panahon din na iyon ay hindi pa nalilift ang travel ban. Wala talaga akong magawa kundi ang umiyak at ihinga ang sama ng aking pakiramdam sa Panginoong Diyos. Sa Kanya ko na lamang ibinaling ang sakit ng kalooban ko na wala ako sa tabi ng aking ama. After po ng ikalawang araw ay saka pa lamang nadala sa ospital si Papa dahil wala daw pong available na ambulansya sapagkat yung sitwasyon nga ng bansa noon ay talagang dulot din ng pandemya, marami din po talagang inaasikaso ang mga ospital. Hindi ko po talaga akalain na yun na din po pala yung huling beses na madadala si Papa sa ospital dahil pagtungtong ng September 3, 2020, ganap na 1:40 na madaling araw dito sa Saudi, ay nakatanggap ako mula sa chat namin, Sir Red, ng isang masamang balita mula sa kuya ko. Wala na daw si Papa. Napakasakit nito, Sir Red, sa totoo lang. Dahil kung alam ko lang na wala na akong madadat ng ama sa pag-uwi ko, eh di sana pala ay nilubos ko na ang pagyakap sa kanya ng mahigpit bago ako umalis ng bansa noong 2016. Mula nang mawala si Papa, walang oras na hindi ako umihiling at nagdadasal talaga, maging sa isipan ko na sana'y makita ko man lang o magpakita siya. Sa totoong buhay o kahit man lang sa panaginip. Ewan kung sino nga ba ang nakadinig ng panalangin kong iyon sapagkat pagkaraan ng ilang araw matapos mailibing si Papa. Sa kalagitnaan ng kasarapan ko rin ng tulog ay para po akong binangungot. Hindi talaga ako makagalaw, pero ang nakapagtataka, Sir Red, hindi ito katulad ng iba pang mga karanasan na nadidinig ko sa mga istorya dito sa Hilakbot na binabangungot, hindi makagalaw, hindi makasigaw at hindi makapagsalita at tila inuurungan ng dila, natatakot at natataranta pa. Pero ako ay hindi. Hindi ko nga din po nararamdaman na naghahabol ako ng hininga. Basta't alam kong binabangungot ako, pero panatag at payapa ang paghinga ko. Hanggang sa parang meron na akong nakikita mga figura. May dalawang liwanag kasi mula sa hindi kalayuan, Sir Red, ang biglang nagpakita sa akin. Humugi sila na animoy tao. Kung pagbabasehan ko, ang isa ay babae, habang ang isa naman na medyo may distansya sa akin ay isang lalaki, pero pareho sila na hindi ko maaninag ng tuluyan ng muka. Napaiyak na lamang ako bigla. Sumagi talaga sa isipan ko na si Papa yung isang figura. Wala akong tigil sa kakabanggit ng salitang Papa sa isip ko habang tumutulo na ang mga luha ko sa mata. Maya-maya ay lumapit sa akin yung figura ng lalaki. Hindi ko man maaninag ang mukha niya, pero ramdam na ramdam kong si Papa ito. Paglapit niya ay agad po niyang hinawakan ang kanang pisngi ko, at hanggang sa makatiyak talaga ako na si Papa ito dahil sa tinig niya habang sinasabi ang
okay lang anak. Magiging okay din ang lahat. Gusto kong hawakan yung malamig na kamay na nakadampi sa pisngi ko, pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Wala akong magawa kundi ang umiyak ng umiyak at paulit-ulit na banggitin sa isip ko ang salitang papa, hanggang sa tuluyan na akong mawala ng ulirat. Siya namang paggising ko matapos ng eksenang iyon. Kinabukasan, nanlalagkit yung gilid ng mga mata ko dahil sa mga natuyong luha. Isang solidong palatandaan na habang ako ay natutulog, ay siya rin ang aking pag-iyak. Sa ngayon, hindi ko pa rin talaga maalis, Sir Red, ang patuloy kong pangungulila sa pagkawala ng aking ama. Patuloy ko pa rin sinisikap na tuparin yung mga bagay na ipinangako ko sa kanya nung siya ay nabubuhay pa, at sana'y isa na nga siya sa mga gagabay sa akin para dito. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Sir Red, at pasensya na kung medyo napahaba ang kwento ko. Kung para sa mga ilan pang mga tigapakinig ninyo, hindi nakakatakot ang aking kwento, pasensya na po. Pero nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang katotohanan na madalas kesa sa hindi, ang ating mga yumaong minamahal ay nakikipag-communicate, nagpaparamdam o maging nagpapakita sa ating mga panaginip upang ihatid ang mensahe na kailangang magpatuloy pa rin tayo sa buhay kahit ang ilan sa mga minamahal natin ay yumao na.